Isang magandang araw po muli at welcome sa Gio and Gwen Luck and Money Channel. Gawin mo ito sa iyong wallet ngayong New Moon, August 27, upang ang iyong wallet o pitaka ay maging maswerte at hindi na maubusan pa ng pera kailanman. Gusto mo bang maging maswerte ang iyong wallet o ang iyong pitaka? Narito ang ilang mga simpleng feng shui tips na maaari nating gawin lalo na ngayong New Moon upang ang ating wallet o ang ating pitaka ay maging maswerte at maging balon ng pera. Katulad ng pagki-cleansing na ginagawa natin sa ating kapaligiran, sa loob ng ating tahanan, maging sa ating mga sariling katawan, ay kailangan din na ang ating mga wallet o ang ating mga pitaka ay maging malinis at maayos upang ang kasaganaan ay tuluyan na nating mahatak sa ating mga buhay. Pumili ka ng wallet kung saan ay mailalagay mo ng maayos at hindi malulukot ang inyong mga bills. Sa feng shui, malas ang pagtutupi ng pera dahil simbolo ito ng kawalang respeto sa kasaganaan. Tiyakin din na naka-arrange ang mga bills ninyo sa wallet mula sa mababang denomination, pataas, mula kaliwa, papunta sa kanan. Maglaan din ng hiwalay na coin purse para sa inyong mga bariya. Huwag isuksok ang mga coin sa wallet na pinaglalagyan ninyo ng mga bills. Ang maayos na pag-aayos ng bills sa inyong wallet ay magbibigay ng maraming space sa chi energy upang ito ay makapag-circulate ng maayos sa inyong wallet. Iwasan na din ang nakaugali ang paglalagay ng family photo sa loob ng inyong wallet dahil ito ay nakakadistract sa money energy na siyang dahilan upang hindi pasukin ng pera ang inyong pitaka. Tandaan, ang pitaka ay para sa pera. Ituring ang pitaka na simbolo ng templo ng pananalapi. Tandaan lamang na ang wallet o ang pitaka ay laan lamang para sa pera. Ang family photo ay nakalaan lamang dapat sa magandang kwadro o frame na nakadisplay sa salas o sa living room o maging sa inyong silid-tulugan o bedroom. Huwag hahayaang mabakante o mawala ng kahit isang piraso ng bill ang inyong wallet. Ang walang perang wallet ay malas sa feng shui. Ugaliin din gumamit ng maayos at presentableng wallet. Kung ang wallet ninyo ay gapok na o nababakbak na ang balat o may punit, panahon na upang mag-retire dito at bumili ng bagong wallet. Tandaan, ang wallet ay templo ng pananalapi. Ang malinis, maganda, presentable at kaaya-ayang wallet ay simbolo ng pagrespeto mo sa iyong pananalapi. Pero kung sa palagay mo ay swerte sa iyo ang iyong wallet, kaya hindi mo ito mabitawan, iritiro mo pa rin. Pero mag-iwan ka ng pera sa loob nito at saka mo itago sa isang maayos na lugar. Huwag ding lalagyan ng mga resibo, lalo na ng tungkol sa mga bayarin, ang inyong wallet. At higit sa lahat ay huwag gumamit ng mga wallet o pitaka na mayroong irregular na hugis. Ilan lamang po yan sa mga feng shui tips na maaari nating gawin sa ating mga wallet upang ito ay maging maswerte. At simulan nyo ito ngayong New Moon. Bagong pag-asa, bagong buhay, bagong pagsisimula upang ang swerte ay atin ang makamit sa ating buhay. Be positive, stay healthy, and be happy. Maraming maraming salamat.